James, bumati ka muna pare. Magandang gabi sa inyong lahat, especially sa ating mga kababayan dyan sa San Juan. Consul Paul Artadi, maraming salamat sa pag-invita mo sa akin. Ha? Talagang yes. Isang karangalan. Yan. First time kong ginawa to na meron tayong guest. Okay, so ang guest natin si James Yap. Marami rin tayong katanungan sa kanya kung ano mga plano niya sa buhay niya. Diba? Siyempre, alam naman natin na hindi na tumatanda, ay hindi na bumabata si paring James Yap, di ba? Ikaw yung naisip kong i-guest talaga ng unang live video ko. Sabihin, ano ba tawag mo dito? Ano ba tawag? Ang tawag natin dito late night with vlog na vlog na to, vlog. Hindi naman. Hindi vlog, pare. Alam mo, maraming kung makikita mo yung comments pa. Naalala talaga nila, pare, yung ating yung ating tandem, pare. Ang lupit noon. Samahan, tandem. Yun. Kahit na ako maaga ako nag-retire, pare, pasa nakikita nila ako, James Yap eh. Yung alam mo yun, yung connection eh. So, yun. Yun ang hindi nila alam. Kasi, syempre, pag sinabi nilang James Yap, ang maiisip ko is ang aking katandem na si Paul Artadi ang isa sa gumawa ng pangalan na James Yap. Oh, naalala ko nga, pare. Ha? Ito, sa mga kaya tayo nagla-live para malaman ng tao. Alam mo, naalala ko, pare, nung nag-MVP ka, ayaw ko, 2006 ba yun? Pare, yung ex-wife mo, sorry, ah. Si Chris Aquino. Binanggit pa ako, pare. Thank you to his teammate, Paul, for passing the ball to James Yap. Kaya nakakatuwa. Yeah, oh, siyempre, pare. Eh, siyempre, yung tandem natin, hindi talaga, kumbaga, hindi mapapalitan ng ano yun eh. Kasi, kumbaga, kindatan lang tayo nung dati. Talagang alam na natin ang gagawin natin sa isa't isa eh. Oh. Magtatanong na ako sa iyo, pare, ah. Mga katanungan para malaman ng fans mo, ah. Ah. Okay. Okay, game. Pare, sige. Ngayong ECQ, pare. Paano ka nagpapa-sexy? Eh, wala kang practice, wala kang ginagawa sa sa basketball eh. Oh, siyempre, kanya-kanyang paraan lang 'yan, 'di ba? Eh, siyempre, push up, 'di ba? Push up lang. Parang ikaw lang 'yan eh. Nakikita ko 'yung mga FB live mo eh, nagde-demonstrate ka kung paano pagsisexy. Eh, ginagaya lang din kita. Iyon. Yeah, parang gano'n lang din. Parang gano'n lang. Kanya-kanyang paraan lang. Yo, pero ano ang namimiss mong gawin pag natapos na ang quarantine natin? Ano yung namimiss mo? Pare. Siyempre, ang mimiss ko, no, yung katanungan mo, mamimiss ko eh, siyempre, yung bonding namin family, di ba? Yung parents ko nandito, di ba? Yeah. Sister ko nandito din. And syempre, yun ang mimimiss mo dahil ito yung time na makapag-bonding kayo kasi syempre, busy naman tayo, di ba? Busy tayo. So, meron akong isang moment na may kukwento sa inyo na nung nag-aaral pa lang to si James. Okay, kaya hindi ako pumapasok noon dahil syempre, nagkagulo yung... Nagkagulo, nakakahiya, pare, kaya nahiya ako. Kaya sabi ko doon na lang ako sa quarters natin mag-aral. Naka naman yan. May point din to kasi nagkaagulo yung buong UE. Pag dumarating talaga to si James Yap eh big game nga, ika nga eh, talagang malupit talaga. Yeah, legend nga sa UE. Diba? Pero si Consul Paul Artadi talaga hindi nagbibiro yan. Totoong well, siyempre, hindi naman tayo nagmamayabang, no? At na-feel ko talaga yun, pare, na pag dumadaan ako, hindi sa pagmamayabang to, ha, pare. Pag dumadaan ako, siyempre, parang lumalabas yung mga ano natin, mga schoolmates natin, di ba? So, ang ginagawa ko ngayon, siyempre, nakakahiya, eh, mahihiyain naman tayo. Pag pumapasok ako, mga backdoor na ako, doon ako sa pinakagilid ng likod ng school. So, para akit na ako diretso sa room. So. Pre, ito pa isang tanong. Alam mo, papaano niligawan ni James Yap si Chris Aquino? Pasensya na sa asawa mo, ha? Ah.
Next question. Next question. Oh, hindi, pare. Hindi maganda. I mean, hindi ka pa makapaniwala talaga. Pero, hindi. Ganito, pare. Hindi, ito, tol. Ano lang naman to. Maraming nanonood sa atin ngayon. Ito pa isang kinabilib ko sa'yo, pare. Alam niyo yung time na sila ni Chris Aquino magka-relasyon. Pare, meron din may comment dito, RJ ano Patricio. Ano sabi? Sabi napainom si Idol. Napainom ako sa sa tanong mo, pare. And ito seryoso, pare. Eh di ba nung magka-relasyon kayo ni Chris Aquino? Pare, ang ganda ng standing natin noon. Alam ko pa finals pa yata tayo noon. Pero may problema kayo noon. Yung problema nyo, talagang grabe, front page ang dyaryo, ganyan. Pero may laro tayo. Pare, paano mo nakahandle yung stress na yan? Pero, pag naglaro ka, 35 points, 27 points, best player ka, paano mo ginagawa yun? Well, pare, kaya tayo tinatawag na PBA, di ba? Ano ba ibig sabihin ng PBA? Professional Basketball Association, di ba? Lahat tayo, pare, professional. So, lahat ng mga problema sa bahay, personal, di ba? Iniiwan sa bahay yan, pare. Hindi, pero ang galing. Eh, pare, diba? James, sabi ang galing mo nun. Ang biruin mo, nakaka-perform ka ng ganung level. Kahit na may problema ka, pare, lahat ng dyaryo, laman ikaw eh, tsaka si Chris Aquino. Pero performance mo, MVP pa rin. Eh, pare, kaya nga sinasabi ko sa'yo, ito yung sinasabi ko, professional tayo. Diba? Lahat ng mga problema sa personal na buhay natin, once na umalis ka sa bahay mo, iwan mo yun. Diba? Once na umapak ka kung saan ka man nagtatrabaho or kung anong mga profession meron ka, kailangan i-shutdown mo lahat ng mga distraction. Yun. Diba? Yun ang ano ko. So, yun ang lagi kong ginagawa every time na may game tayo. Naalala ko, sinabi mo pa nga sa akin, after the game yata yun or di ko wala lang kung ano. Pero sinabi mo sa akin, pare, paano mo nagagawa itong nangyayari sa'yo ngayon? Grabe ka. Totoo. Naalala ko yun. Tinanong ko sa'yo yun. Kaya so, yun ang nasa isip ko, pare. So, ganun lang talaga ang buhay. Pag talent kasi, di mo walang pwedeng, pag walang pwedeng umagaw sa'yo yan. Diba? Walang pwedeng umagaw. Natural na sa'yo yun, di ba? Ang gagawin mo lang is i-shutdown mo lang yung mga distraction. Yun na yun. Tapos ang laban. Tama, pare. Tapos, pare, alam niyo mga kabarangay. Ito sinabi mo nga, pare, Consul Paul Artadi, sinabi mo nga, no? Kung ako yan, sabi mo, kung ako nga yan, pare, parang siguro hindi na ako makasalo ng bola. Nalalo ko yan, sinabi sa akin. Totoo. Totoo, hindi ko kaya yung ganyang stress. Kaya nga sa mga, alam mo ngayon, pare, may mga basher na ako hindi mo mapiplease everyone eh. Nasistress ako sa mga basher minsan. Pero sasanayin ko na lang na magtrabaho na lang ako, tumulong sa kapwa, di ba? Yun naman ang goal eh. Pero pare, believe ako sa'yo, absolute tayo ayo, nasa Pure Foods team tayo dahil. Pare, ikaw ang naunang umuwi. Gusto pa kitang kabanding, kaso lang ikaw unang umuwi. Ngayon, pare, kaya believe ako sa'yo. Kaya believe ako sa'yo. Ngayon, ang aga mong umalis sa bahay ngayon para servisyuhan yung mga taga-Sanuan. Kaya sobrang saludo ako sa'yo, pare. Nadadala mo yung akala ko, sabi ko nga na grabe ito si Paul. After practice, hindi mo na makikita agad. Right after practice, hindi na maliligo. Diretso uwi. Ala, hindi na naliligo. Huwag ka maingay, diba? Pare. Hindi na naliligo. Oh my gosh. Diretso na uwi. Di ba? Eh, ngayon nadadala mo, di ba? Umalis na maaga sa bahay mo para tulungan ngayon yung mga kababayan natin dyan sa San Juan. Di ba? Ito, tanong ko isa pa, pare. Okay? Ano ang pakiramdam ng sikat? I mean, maglakad ka sa mall, nung itong career mo, ang dami nagpa-picture sa'yo, ang daming nagyayaya sa'yo. Anong pakiramdam, pare? Ano ba? Mahirap ba? Masarap ba maging sikat? Ano? Explain mo, pare, sa mga ating mga kabarangay na nakikinig. Pare, ako, kumbaga, wala sa akin, hindi ko pinapasok sa isip ko na, kasi may, pare, example na lang, kung meron kasing tao na, pag pinapasok mo sa isip mo na, oy, sikat ako, ang dami nagpa-picture sa akin, meron ka kasing tendency na maging mayabang, pare. Tama. Alam mo yun? Oo. So, ako,
hindi ko pinapasok sa isip ko. Hindi ko pinapasok sa isip ko yun. Kung baka kung may picture sa akin, okay. Kung wala, okay lang din. Kasi once na ipapasok mo sa isip mo yan na, ay, marami nagpapapicture sa akin. What if kung walang magpapapicture sa'yo? Tama. Eh, syempre, parang magtataka nga yun. Bakit hindi, di ba? Ba't wala? Bakit wala? Yeah. So, yan ang lagi kong iniisip na hindi ko pinapasok sa isip ko. Kung ano man ang meron ako ngayon, kung ano mang, well, sabi mo, kasikatan ko ngayon, eh, hindi ko pinapasok sa isip ko yun. Hindi ko pinapasok sa utak ko yun. Para... Nabangko ka na ba? Nabangko ka na ba sa isang basketball game? Kids. Oh. Or sa PBA? Hindi. Sa buong buhay mo, nabangko ka na ba? O sa PBA? Pwede rin. Sa awa ng Diyos, hindi naman. Hindi naman. Kasi ako, parati ako nababangko eh. Alam niya. Sa Pure Foods tayo, 2006. Pare, ano? Ang kumpiyansa ko, parang ano? From 100, kumbaga, kumpiyansa, naging 5%. Kumbaga, pag pinapasahan ako ng bola, parang yung bola may tae. Ayokong ishoot. Kasi natatakot ako sa coach ko na pagalitan ako shumut. Pero alam mo, pare, nung isang time, kwento ko lang ha, sa mga kabarangay to, na marami nakikinig. Alam mo, so, nung isang kwento time... Kwento mo ka ba, kabarangay mo? Sa sobrang... ayoko na makita yung coach ko, okay? Sa Pure Foods that time, ha? Ayoko talaga makita kung saan siya dadaan. Ako, sa kabila ako dadaan. Ganun ko na ka, wala na akong gana maglaro. Alam mo, pare, no isang time, hindi ikaw ang kasama ko noon, si Kirby Raymundo. Alam mo, sabi ko, Curbs, samahan mo ko, coach, papaalam na ako. Ayoko na mag-basketball. Kasi wala na akong kumpiyansa, pare. Parang may tae yung bola. Pagpasa ko sa akin... Pinapasa ko agad, hello? Pare. Sabi ko, Coach Ryan, out na ako. Magne-negosyo na lang ako or abroad na lang ako. Ang sabi sa akin, o sige, high five. Umuwi na ako. Pare, the next day, tin-raid ako sa Barangay Ginebra. Yun yung akin. Pare, na napansin ko yun, no? Napansin ko yun dahil... Pare, talagang that time talaga sobrang nawala talaga yung kumpiyansa mo nun. Sobrang walang-wala talaga. Talagang nawala. Diba, may... As in zero, pare. Talagang nakikita ko nga eh. Diba, na... Nagsushooting ka sa free throw, gusto mo one hand na lang eh. Diba? Hindi mo na alam eh. Kasi, pare, ang player kasi malaking bagay pag may kumpiyansa ka, diba? Yun ang pinaka-importante sa player, magkumpiyansa. Yun nga lang, medyo hindi ko na alam kung anong nangyari doon. Pero... yun talagang nangyari yata sa'yo na nawalan ka ng kumpiyansa. Kaya hindi mo na alam ang gagawin. Parang hindi ka naka-recover, pare. Oo. Pero, pare, ito naman, alam mo, sa buhay, dapat pala talaga sa buhay may lesson, pare. Ang lesson, pare, don't burn bridges. Nung na-trade ako sa Barangay Ginebra, nag-champion ako roon, bumalik ang kumpiyansa ko. Pero, kinuha ulit ako ng Pure Foods. Naalala mo yan? Diba? Bumalik yung shooting. Nagka 3 points ako, yung kumpiyansa ko umangat, naging all-star ako. Ibig sabihin, kung sinira ko ang relasyon ko kay Coach Ryan Gregorio, pare, masama na loob sa kanya. Ayoko nang bumalik ng Pure Foods, pero hindi ako nagtanim ng galit. Yun yung lesson ko sa mga nakikinig sa atin. Huwag kayo magtanim ng galit sa isang kapwa. Don't burn bridges. Kasi babalik at babalik, ang ikot ng gulong, pabalik din ulit yan eh. Di ba? Oh, tama ka doon, pare. Kaya sobrang nung nasa Ginebra ka noon, syempre nalungkot ako dahil na-trade mo yung katandem ko eh, wala nang tagapasa sa akin eh. 'Di ba? Isang kindatan lang talagang alam na ang gagawin eh. Alam mo. Oh, pero nung na-trade ka, pare, tapos nakita ko yung performance mo sa Ginebra. Sobrang tuwang-tuwa naman ako dahil nakita ko na bumalik yung kumpiyansa mo talaga. Diba? Tama, pare. Praise God. Sinabi mo nung ito lang na pare, yung ano mo yung mga problema mo nangyari sa akin ha, sa personal ko na buhay. Sabi mo nga hindi ko kayang maglaro ng ganun. Siguro ganun ang nangyari sa iyo nung nawalan ka ng kumpiyansa. Tama. 'Di ba? Oo. Pare, kwento mo yung UAP. Tapos naman eh, tapos na eh. Yung ano natin, do or die sa...